Higit 800 individual ang hinuli sa Quezon City kamakailan dahil sa paglabag sa health and safety protocols gaya ng pagsusot ng face mask. Kaugnay niyan, iba pang issue, makausap natin si Ginoong Dexter Cardenas o IC ng Task Force on Traffic and Transport Management ng Quezon City. Ginoong Cardenas, good morning po. Good morning po, Sir Ivan and Igan. IC Igan po ito? Yes, po. Opo. Yes, Igan. Opo. Ano yung batayan po ng paghuli dito sa mga lalabag? So kapag nasa labas at wala silang face mask, automatico ba yung paghuli na yan? Dadalhin sila sa Amoranto? Yung sa Amoranto po noon, one time big time po yun. One time big time, opo. Opo, pero yung regular na ginagawa po namin, yung sa within the barangay, kung anong police station na nakakasakop sa barangay, doon po namin dinadala sa police station na nakakasakop. Sa police na po, opo. Kapag ba nasa public space, kahit tapat pa ng kanyang bahay daw eh, walang suot na face mask o hindi maayos, yung nakababaho, litaw ilong, ito ho ba huhulihin din ho ng task force? Opo, sir. Nakasaad po sa ordinansa po ng Quezon City na kapag labas ang ilong, nasa baba yung face mask, ay hinuhuli po namin. Basta nasa public space po siya, hinuhuli po natin kahit tapat ng bahay. So, yun po yung improper and non-wearing of face mask po yung ginagawa po natin. Opo. Paano naman daw yung kumakain sa mga karinderya? O kagaya nung aming kasama, umiinom po o nagpapahinga lang. At siyempre, kailangan nung medyo alisin ano, para makainom o makakain. Pwede ho bang magkaroon ng konting ano, yung diplomasya? Yes, sir. Ginagawa naman po namin yun. Basta nakita namin umiinom, kumakain. Ano po natin, hindi natin inuhuli yan. Kasi kitang-kita po naman. Pero yung obviously na hindi naman wala. Common sense, niya, no? Oo. Wala kami nakitang bote, wala kami nakitang pangkain. Hindi naman. Kumain lang okay. Ako eh. Opo. Sir Dexter, itong yung ano, yung pinupuna ng ilan, bakit ito pinagsasama-sama yung mga lumabag sa iisang venue? Hindi ho ba nalalabag daw yung social distancing at napapataas yung tsansa ng hawaan? Yung sa ginawa po namin ito sa Morato, napakalaki po yung stadium na yon. Okay. Yung capacity po ng 10,000. So doon namin dinala para mayroong social distancing sa pagpila po. Yun ang kaya doon namin po dinala siya. Opo, sa nanonood dito sa Quezon City, ano ba nangyayari sa mga violator na nahuli nyo? Anong kaso po o kaya parusa? Doon sa improper or non-wearing of face mask, yung first offense, fine of 1,000. Second offense, 3,000. And then third offense is 5,000. Ordinansa na po yan. Ordinansa po yun. And aside from that, pag yung social distancing po naman yung makita natin, nagbabasketball, nagkuupukan, that's a 1133 to yung yung sa ano ng IATF. So papailan ng kaso yan sa korte. Didetermine ng court kung magkano yung fine niya. Usually ang fine niyan is 20,000 to 50,000 plus nako. 1 month to 6 months imprisonment. So ang court po magdedetermine sa social distancing naman po yung or physical distancing ang violation. Ayun, may pinagbabatayan. Pero may nagmumukha yun, Sir Dexter, na sa halip daw hong, sa unang offense, ano, huliin at kasuhan, bakit to sa pag-iikot nyo, eh, pangaralan sila o kaya bigyan na lang po ng face mask yung walang suot? Pwede ho bang maging ganun daw ang kompromiso sa mga first offender? Usually, sir, yung sa ano nga ho, yung ginawa po namin kasi sa mga police station, binubok namin sila and then linelecturean po nga namin sila yung kahalagaan ng pagsuot ng face mask. Kung bakit kailangan gawin yung paghuhugas ng kamay, yung social distancing. Okay. So yung tatlong importante, face mask, social distancing, and hygiene, pinapaliwanag po natin yon para sa kalaman ng nahuhulid natin at ipagdating nila sa kanilang lugar, ikwento nila na yung importansya, yung kahalagaan talaga ng na binibigay ng ating health protocol para mapigilan po natin yung pagkalat ng COVID virus na po yan. So, Sir Dexter, araw-araw ang ikot nyo. Sige ho, kausapin nyo yung matitigas ang ulo sa QC. Ang taas ng kaso dito ng COVID. Anong babala nyo sa kanila? Kami ho, nakikiusap na kailangan po yung bayanihan. Tayo magtulungan sa ating laban. Ang kalaban po natin itong COVID virus na ito. Kaya ho kami nag-iikot
to educate them, not only to enforce the law, but to educate people na yung kahalagahan, importansya ng pag-wear ng face mask, proper wearing, and the physical distancing, and then of course, yung palagi naghuhugas ng kamay. So yun po yung emphasis po natin. Yung laban nito, ilaban natin lahat, laban natin ng Pilipino, laban sa sakit nito. Magtulungan po tayo para naman sa ikakaunlad ng ating bayan. Yun po. Opo. Habol ko lang po, eh ba't di nyo parusahan yung barangay o kaya kagawad na nagpapabaya sa kanilang lugar? Ha? Pakisilip na rin po, Sir Dexter. Kasama po yun sa utos po ating mahal na mayor po na i-evaluate po namin yung mga sumusunod, hindi gumagawa ng kanilang trabaho barangay official. And we will recommend to the mayor and to the DLG, yung mga ganong kapitan na di ko tumutulong sa. Opo. Ay maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Yan po si Dexter Cardenas, OIC ng Task Force on Traffic and Transport Management ng Quezon City. Ingat po kayo. Salamat po.